kotse ba? Feel kotse na. Alam nyo, may similarity kami ng 4th generation Suzuki Jimny eh. Parehas maraming nahumaling sa amin nung una nila kaming makita. Paano ba naman? Sobrang pogi namin. Well, for the Jimny, ang laki rin kasi ng pinagbago nito from the 3rd generation model. From being rounded, bigla itong naging makanto at mas naging intimidating ang datingan or tindig. Para siyang pinaghalo na G-Wagon at H2 Hummer pero in a smaller and more affordable package. Marami ang may gusto sa Jimny, kaso medyo nagugulat ang iba pag nakita nila ito ng personal. Aside kasi sa mas malakas ang datingan nito, isa sa nalalaman nila ay 2-seater lang ito. Oo, technically 4-seater siya pero kasi sobrang sikip ng rear seats. Literal na kahit bata masisikapan doon. Tapos yung cargo area niya, sobrang liit kung nakataas ang back seat, so kung may bit-bit ka, 2-seater lang talaga siya. Hindi nagtagal, may mga naglabas ng rendering ng 5-door Jimny. Imagination lang. Pero ngayon nga, it's official. Ang haba ng intro, no? Ganun talaga. Kasing haba ng pasensya ko. I'm your host, Stanley Chi, and this is the quick look of the much-awaited 5-door Suzuki Jimny. Siyempre, palike this video, subscribe to our YouTube channel, and sundan nyo na rin kami sa aming Facebook and Instagram. Rektahan na tayo dahil nalagdagan ng 2 pinto ang Jimny. Mas humaba ito by 340 millimeters. Yun lang yun. Bye-bye! Hindi, joke lang. Pero yun lang kasi talaga ang nagbago sa dimensions niya. Height and width is the same, so expect nyo na medyo makitid pa rin ang Jimny na ito. Pero sinasabi ng Suzuki na kasya ang 3 sa second row seats. Abangan natin if mapunta ang 5-door Jimny dito. Titingnan natin yan. Noticeable na mas may legroom na ang Jimny na ito, and dahil may second row doors na, mas madali nang sumakay at bumaba rito. Dinagdagan din nila ang cargo space sa likod that even with the back seats up, kasya na rito ang ilang maleta at gamit. Hindi ka na mapipilitang mang-iwan ng tropa kung may dadalhin kang bagay-bagay. Pagdating naman sa loob, walang nabago dahil same-same ang front row ng 3-door and 5-door Jimny. Talagang sa second row lang nagkaroon ng changes dahil sa additions dito. That means, meron pa itong touchscreen with digital clinometer, the same utilitarian, dashboard design, and more. Nag-improve din ito sa safety, at least for this Indian model dahil meron itong 6 airbags. Well, sana i-retain nila ang mga airbags na ito pag dinala dito sa Pilipinas. The 5-door Jimny also retains the all-grip Pro 4-wheel drive drivetrain ng Suzuki as well as the 1.5-liter K15B engine paired to either a 5-speed manual or 4-speed automatic. Nabigyan pa ito ng mild hybrid system and engine start-stop system for better fuel efficiency, which is ikatutuwa ng mga city dwellers na kukuha ng mini SUV na ito. Magsisimula ang bentahan nito sa India sa May 2023, and doon na rin siguro malalaman ang presyo. Wala pang binigay sa ngayon eh. As for kailan ito mapupunta sa atin, nako, Suzuki Philippines lang ang makakaalam niyan. Suzuki, baka naman. Pero syempre, pag natunugan namin, sasabihin namin yan sa inyo. Well, that's it for a very quick look at the new Suzuki Jimny 5-door. Be sure to subscribe to our YouTube channel para updated kayo sa latest happenings sa car scene. I'm your host, Stanley Chi, yung senpai ng turbuhan, na nagpapaalala sa inyong lahat na i-follow ako sa aking mga social media accounts. Kumpleto ko niyan. Meron akong sariling YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. At syempre, makinig sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify and Apple Podcasts. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video, dito lang, sa Philkotse. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotse na!